Nabigla lahat, just in, breaking news, hala, nagpanik na lahat. VP Sara Duterte, bumuelta na. Ayan, syempre, itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ng ating matutunghayan ngayon. So huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ang reaksyon ng balitang ito. Pasok! TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito nga, napikon na lahat ng mga kalaban ni VP Sara. Napikon na itong mga bangag vloggers, napikon na itong mga taga-kongreso sa mga sinasabi po ni Vice President Inday Sara Duterte noong sinabi niya na ina-appoint niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Napikon lahat, ha? Oh, may kanya-kanya na silang statement dito patungkol dito kay VP Sara. Wala namang sinasabi si VP Sara na hindi sila napipikon eh. Lahat napipikon. Kada buka ng bibig ni VP Sara, siguradong may maiinis at maiinis. Diba? Kahit nga hindi na nagko-comment si VP Sara, naiinis pa rin sila. Bakit naman kayo affected, ha? Sobrang affected nyo kapag merong sasabihin itong si VP Sara. Ayan. Bakit kayo galit na galit sa kanya? Ha? Kasi ang ilang mga kongresista, tinuligsa na nila, ha? Yung pagkasabi ni VP Sara na designated survivor. O, sabi pa nga nila, eh mag-ingat-ingat raw itong si VP Sara sa kanyang mga sinasabi. Ang kakapal ng mukha nyo, no? Kongresista lang kayo dyan, pero nangingialam kayo sa vice president? Talagang yung kongreso allergic sa mga Duterte. Halatang halata. Nangingialam si Presidente Bongbong Marcos sa kay VP Sara? Ha? Oh, ito po ay may kaugnayan po dito sa napapalapit na Duterte, ha? Si Vice President Duterte na hindi dadalo dito sa zona ni PBBM. Oh, mamaya ha, pag-usapan natin yan kasi ipagtanggol lamang natin itong si VP Sara sa mga kritiko. Ha? Sa mga kongresista na kulang sa pansin. As you remember, what Panelo said, mga publicity seekers. Yan kasi, nagpapapansin eh, na alam naman natin, this coming 2025, wala na, talo na kayo. Ay, nako. Okay, pangalawa natin pag-usapan nga. Ha? Ito raw si Presidente Bongbong Marcos, nagtapang-tapangan kay Pastor Kibuloy, diba? Sa kanyang latest statement. Hindi, tsaka alam nyo, ha? Inis na inis sila sa mga Duterte. No? Inis na inis sila. No, masyado silang sumisip-sip kay PBBM. Yun na lang yung salitang yun eh. Yung pagiging sip-sip. Diba? Kasi ang mga Duterte hindi naging sip-sip sa kung anong administrasyon ngayon. Hindi sila ganun. No? Ngayon, yung mga sumisip-sip kay PBBM, no? Pasensya na sa salitang yun kasi medyo nakakaano na po kayo sa ginagawa nyo eh. Minsan nga, hindi nyo na nagagampanan yung trabaho nyo talaga para sa taong bayan eh. Diba? Yung inaasahan ng taong bayan, kaya nga kayo niluklok sa inyong mga posisyon para gawin nyo yung trabaho nyo. Kaso hindi nyo ginagawa dahil puro Duterte na lang iniintindi nyo. Yung sinasabi ko na ganun, nung panahon ba, nung panahon ba na si Apo Lacay ay hindi maipalibing? Yan. Yung hindi maipalibing ng mga Marcos dito sa bansa natin, halos hinaharang ang mga Marcos para hindi mapalibing yung tatay nila. Ano bang ginawa nyo nung mga panahon na yun? Ha? May ginawa ba? Tatanungin ko kayo, ha? Kayong mga galit na galit sa mga Duterte. No? Ano bang ginawa nyo? May naitulong ba kayo para maipalibing si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani? Oh. Diba? Wala. Wala kayong naitulong. Ngayon, sasabihin nyo, tinutulungan nyo yung gobyerno ni PBBM. Galit kayo, galit kayo sa mga Duterte kasi inaaway si PBBM, galit kay PBBM. Bakit nung mga panahon na maraming galit sa mga Marcos? Oo, nung mga panahon na parang may ketong na pinandidirihan ng mga Marcos. Bakit hindi kayo lumalabas? Bakit hindi nyo sila pinagtatanggol? Diba?
Nasaan kayo noong mga panahon na yon? Doon lang tayo sa pagpapalibing kay Apo Lakay. May nagawa ba kayo? Diba, wala. Wala kayong nagawa. Ngayon, dahil alam nyo, naging presidente si PBBM, nakabalik ang mga Marcos, magiging ganyan kayo na dikit, dikit, dikit. Diba? Sino ang mga tao na nagbigay pahalaga sa mga Marcos? At sino ang mga tao at ang tao na nagbigay galang kay Apo Lakay para maipalibing dito? Sa kabila na maraming ayaw magpalibing kay Apo Lakay dito sa bansa natin, sa kabila nun na maraming ayaw, eh pinaglaban niya pa rin. Diba si FPRRD? Si Rodrigo Duterte, Tatay Digong, ang gumawa ng bagay na yon na hindi nyo ginawa, na walang gumawa na kahit sinong administrasyon nun. Diba? Pinaglaban nyo ba yon? Hindi, hindi nyo pinaglaban yon. Kaya wala, para sa akin, hindi ako pumapabor sa inyo eh. Kahit sinasabi may mga kumakausap sa akin, bakit ako pumapabor daw sa mga Duterte? Bakit daw ako kumakampi? Eh mga pro-China yan, mga ano yan, mga kurakot daw yan. Para sa akin kasi hindi ako naniniwala. Diba kasi buhay na nakikita ko eh. Diba yung tulong ng mga Duterte sa atin? Yung ginawa nung pandemic, nung ginawa nung war on drugs na FPRRD. Yun ang mga importanteng tinitignan ko eh, marami pa. Diba? Ngayon sasabihin nila sa akin, bakit ko daw inaaway ang hindi ko inaaway yung administrasyon at hindi ko inaaway ang presidente. May nakita ba kayo na nilait ko ang presidente? May nadinig ba kayong ganun? May nadinig ba kayo sa akin na nagsalita ako ng bangag ang presidente? Wala kayong nadidinig sa akin ganun. Dahil kahit ganyan na maraming bumabato na batikos sa mga sa presidente natin, is nandoon pa rin kahit papaano yung respeto ko. Alam nyo, yung binabanatan ko rito, yung mga tao, yung mga alitap-tap na nagpalala sa problema, kaya nagkaganito. At ngayon, kung kukwestiyonin nyo kung bakit ako pumapabor sa mga Duterte, wala akong makitang maling ginawa nila para abuti nila yung ganyan. Diba? At isa pa, sila yung pamilya, no, na tumulong sa mga Marcos. Hindi lang para makabalik sa posisyon at para buhayin ang pangalan ng Marcos, kundi binigyan ng galang ng mga Duterte si Apo Lakay. Napakalaking bagay. Yun ang pinakamalaking bagay na nagawa ng mga Duterte para sa mga Marcos na hindi nagawa ng mga alitap-tap na sumisip-sip ngayon sa administrasyon ni PBBM. Diba? Wala kayong nagawa. Kahit sabihin yung kurakot ang mga Duterte, pro-China ang mga Duterte, kayo, diba? Malinis ba kayo? Diba? Oh, kahit sabihin yung pro-China, eh kayo nga wala kayong nagawa para mapalibing si Apo Lakay. Bumoto ba kayo? Nagkaisa ba kayo para paburan ang pagpapalibing kay Apo Lakay? Di ba hindi? Halos tahimik din kayo nung mga panahon na yun. Hindi kayo nagsasalita. Tapos ngayon, salita kayo ng salita. Di ba? Kontra kayo ng kontra. Ay nako. Nagtapang-tapangan si PBBM, eh saksi naman tayo lahat doon, di ba? Pero tumitiklop sa totoong kalaban ng gobyerno. Ano ba yung totoong kalaban ng gobyerno? Bakit tiklop ang bibig mo, Mr. President? Pero kung si Pastor Apollo Kibuloy, ang tapang-tapang mo. Mamaya ipapakita ko 'yan, ha. Bakit nangyari? Ano? Si Pastor 10 million daw yung reward. Pastor! Where na you? So, pangatlo nating pag-usapan. Umalis ka sa pagkapangulo. O, yan ang sabi ni Ka-Eric. At bumalik ka na sa private life, Mr. President. Kasi, kasi ang hilig mong magpapaliwanag sa mga issues ngayon regarding on the, sa mga kaalyado ni Duterte, itong si Kibuloy, ang hilig mong magpapaliwanag kung ano-anong mga paliwanag mo. Pero kung tatanungin ka, nung panahon doon sa PDEA leaks, tiklop ang bibig mo. Ano ka ngayon? Ha? Ang hilig, ito kasi yung klaseng tao na kapag siya na ang punteriya, patiklop-tiklop na yun ang bibig.
Pero kapag yung ibang tao yung nadidihado, eh, ano kaagad? Ha? Ang kati ng bibig mo, Mr. President. Ha? Pero kung yung PDLX yung pag-uusapan... No, pinapalabas nga nun si Kibuloy. Nakita ko yung interview kay PBBM nun, eh, no? Tatawa-tawa ka lang. Ha? Diba? We're just being fair here. Kapag tatanungin ka patungkol po kay Kibuloy, dapat makati ang bibig mo. Pero kung dapat tatanungin ka rin patungkol po dyan sa PDEA leaks na involve yung pangalan mo, dapat makati rin yung bibig mo. Diba? Pero so much with that, bago natin... Hindi, importante din talagang magsalita siya doon, si PBBM. Siyempre, kasiraan ng pangalan niya yun eh. Dapat nagsasalita siya about doon. Diba? Pinapaliwanag niya yung side niya. Yun lang din naman ang hinihintay eh, ng taong bayan. Kung ano yung talagang inaakusa sa kanya. Kasi mabigat yun eh. Diba? Kasi pagtatahimik ka lang, diba? Mas naalong maiisip ng mga ano, naku, tumatahimik to. Kasi dalawa yan eh. Tumatahimik ka kasi wala kang, tumatahimik ka, hindi mo pinapansin kasi hindi totoo. O natatahimik ka dahil parang napapalunok ka, parang ganun yun. Diba, dalawa yun. Kaya mas maganda akong pinapaliwanag ng ano, ng presidente yung ganun. Kasi syempre, presidente ka ng bansa, tapos, babatuhin ka ng ganung akusasyon. Nako. Pag-uusapan, tulungan niyo po ako na i-like mo na at i-share itong ating video at itong ating live. Ayan. Para guys, kakalat itong sa taong bayan, makatulong kayo na aabot ito sa mga maraming audience. Ayan. No, maawiting mga kababayan natin sa ayan, ating opinion po sa nangyari sa ating lipunan. Okay, so sabay-sabay nating i-like at saka i-share ang ating video sa go! Facebook at YouTube. Like and share muna guys. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, naka-like and share na ba? And also guys, ha? Don Mar TV. Paki-subscribe at saka paki-follow mga hindi pa naka-follow at subscribe na mga laging nanonood dito para you will be updated sa ating mga balita. Yes. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news na kagaya nito. Okay? So sabay-sabay natin i-follow at saka i-subscribe Facebook at YouTube. Ready, follow, subscribe. 1 2 3 go. Go. Ayan, naka-follow, subscribe na ba? So, eto. Simulan natin itong mga bangag rin na mga kongresista. Ha? Bangag na kasi yung pag-iisip eh. Eh tinutulig sa ang mga pahayag dito ni VP Sara. So, napipiko na lahat. Akala ko ba laos na si VP Sara? Kasi sabi ng mga bangag vloggers, mga Ensaymada vloggers, laos na raw si VP Sara. Laos na raw ang mga Duterte. Pero bakit pinapansin niyo ang mga statement ng mga Duterte? Especially if si VP Sara na ang magsasalita, bakit pinapansin niyo? Bakit kayo nawiwindang at napipikon kay VP Sara? Ha? Ito, yung mali. Eh, affected pa rin sila. Affected yan. Ito, panuuri natin. Pasok. Rosalie, may particular na bang panawagan ang mga... Uy! Evangeline Gonzalez, maraming salamat po sa $8. Ma'am Evangeline, maraming salamat. Patikim naman ang niluluto nyo dyan. Kongresista kay VP Duterte kaugnay ng sa pag-appoint niya sa kanyang sarili bilang designated survivor. Maraming salamat po, Ma'am Aki, sa always niyong panunood dito. Ella, bilang isang leader, dapat maging mainat sa pagsasalita si Vice President Sara Duterte. Ito ang posisyon ng mga kongresista kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng pangalawang pangulo. Ayon kay VP Duterte, hindi ito dadalo sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22 at itinatalaga ang sarili bilang designated survivor. Batay kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur, 1st District Representative. Sabi dito ni Pangga Mercy, Kuya Don Mar, gusto kong magpadala ng super chat. Pero bakit ayaw pumasok doon na lang kaya ako magpadala sa GCash mo kung okay lang sa'yo? Alam mo guys, sana all. Kung if you have a problem na magpakulay kayo, kung gusto nyong magbigay sa akin na hindi matuloy, it's okay guys. Okay lang ako, no? If may technical problems, huwag nyo na akong bigyan ng pakulay. It's okay lang talaga sa akin. Okay? So, happy, dapat happy lang talaga tayo, okay? Ma'am Pangga Mercy, baka magpatulong ka na lang, no? Nang ano sa mga yung mga techie ninyong mga apo diyan o mga kakilala nyo. Pero kung magpa-GCash ka sa akin, tawag dito si Ma'am Pangga Mercy. It's okay lang Ma'am Pangga Mercy, hindi naman ako talaga nang hihingi sa inyo eh kung itong feature sa mamaya syempre 'di ba yung number ilalagay doon no sa description box. Baka mamaya kung sino-sino mag-text sa iyo, Sir Don Mar. May mga death threat na mag-jetter. Inaalam lang pala yung number mo, no? Parang gano'n. YouTube na pwede kayong magpakulay,
eh wala kasi akong magawa diyan kung magbibigay kayo sa akin, no? Kaya ang response ko in return sa inyo eh talagang magpapasalamat at magpapasalamat ako sa inyo. But it's not a requirement, ha, sa mga lahat ng nanonood dito sa Donmar TV. Kung magpakulay man kayo o hindi kayo magpakulay, it's okay. It's okay. No problem, guys. Siya, Alonto, Adjong, hindi nakakatuwa ang mga biro tungkol sa national security at succession bilang isang leader. Sabi nila, hindi raw biro ang sinabi. Ha? Kasi buong akala nila nagbibiro si VP Sara. Yun ba ang ibig sabihin ninyo? Dahil tinuligsa nyo si VP Sara? Nagkakapal ng mukha nyo? Yun ang hirap sa kanila, eh, no? Hindi raw biro yung sinasabi nila kay VP Sara. Pero yung sinasabi nyo kay VP Sara na kung ano-anong akusasyon ang binabanat nyo sa kanya, hindi rin ba biro yun? O biro lang ba yun? Diba? Hindi ba nakakainis yung ganun? Diba mas nakakainis yung sirain mo ng sirain yung tao na wala namang ginagawa sa'yo? Diba? Ngayon, nagsalita siya ng ganun. Is nakakainis na, hindi magandang biro yung sinasabi mo. Diba? Hindi magandang biro yung sinasabi mo, Sara Duterte. Pero yung sinabi nyo kay VP Sara, diba, na kung ano-anong pangit na akusasyon ng ginagawa nyo, na wala naman kayong sapat na ebidensya, wala naman kayong nailalabas na ebidensya na ipinupukol sa kanya. Diba? Sa tingin nyo, maganda yun? Kung magsasalita kayo ng ganyan, kung hindi nyo rin ginagawa, diba? Hindi naman pwedeng sabihin ng iinis lang kayo, kaya nyo ginaganyan si VP Sara. O eh, pagpalagay natin, gano'n na nga ginagawa nyo para inisin lang ang mga Duterte o si VP Sara. O eh, di gano'n na din yung ginawa ni VP Sara. Iniinis din kayo. Di ba, pinipikon kayo? Kumbaga, pinaparamdam ni VP Sara yung ginagawa nyo sa kanila. Ang sakit, no, kapag bumabalik. Yung ginawa mo is bumabalik sa'yo. Ang sakit ng pakiramdam. Sakit, bumabalik kasi sa kanila eh. Diba, nalalaro kayo ni VP Sara, no? Naiinis. Nakakainis! Diba, nakakabwisit! Oh, inakusahan pa nila si VP Sara na nagbibiro sa sinabing designated survivor? Oh. Bakit? Kung sasabihin niya ni, ano? Oh, kung sasabihin niya ni VP Sara yung totoo yung designated survivor na yan, oh, bakit kayo magagalit? Bakit kayo napipikon dyan? Ha? May punto naman si VP Sara eh. Mm. Kayo lang talaga ang madumi ang isip. Oh, hindi nyo matanggap-tanggap na hindi dadalo si VP Sara. Tapos ngayon sasabihin nyo, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, VP Sara. Ang kakapal ng mukha nyo, no? Mga congressman lang kayo, tapos pagsasabihan nyo ang vice president? Parang nagbabanta pa sila eh, no? Mag-ingat ka sa sinasabi mo, ha? Parang ganun eh. Kapal talaga ng mukha nyo, hindi nga nagsasalita si PBBM eh. Quincy, ganyan na ba kakitid? Yun nga ang problema, di ba? Hindi nagsasalita yung presidente. Halos tahimik lang siya. Ang talagang naaapektuhan sa bawat kinikilos ng mga Duterte, yung mga alitap-tap. Kaya ngayon yung sinasabi ko eh. Kaya sila yung mga napupuntirye. Diba? Ngayon na kay PBBM na lang kung nakikinig siya dun sa mga alitap-tap na yon. Talagang ang kilos lang ng kilos para masira itong gobyernong ito, eh, yung mga alitap-tap eh. Sila nagiging punot dulo ng lahat, kaya nawawasak yung mga magagandang samahan. Sa kanila ako naiinis. Diba? Ng utak ng mga congressman. Correct. Sarkasam lang ni VP Inday, napapraning na sila. Ganyan sila eh. Oh, pati joke ni VP Sara, big deal na kaagad. Halatadong mga guilty. Correct. Dati lagi sinasabi nila, puro ka no comment, puro ka no comment. Hindi ka nagsasalita, parang wala kang pakialam. Ngayon, comment ang comment si VP Sara. Inis na inis pa rin siya. Inis na inis pa rin sila. Hindi ngayon alam ni VP Sara kung saan siya lulugar. Pero eto talaga, masasawa na sila sa mga sagot ni VP Sara talaga. Parang wala kang makukuhang matinong sagot kay VP Sara ngayon eh. Diba? Laging ibabato ng ibabato sa inyo kung ano yung ginagawa nyo sa kanila. Diba? Dapat magbigay halimbawa at maging responsable anya si VP Duterte at huwag lumikha ng panic. Ayon naman kay Juan Wright... Panic? Anong panic doon? Oh, inakusahan na naman nila si VP Sara na naglikha raw ng panic si VP Sara. Panic? Anong... Bakit
bothered na ba? Ibig sabihin, yung sinabi niyang I am a designated survivor, ang ibig sabihin nun, may mangyayari, ganun. Parang alam ni VP Sara na may mangyayari, ganun ba yun? Diba? Eh, bakit gagawa pa si VP Sara o yung mga Duterte ng ganun? Kung gusto nilang pababain ang presidente, kung gusto nilang mawala ang presidente, eh di dapat nung eleksyon pa lang, ginawa na nila yun. Diba? Nasa posisyon si Tatay Digong noon. Pwedeng-pwedeng kontrolin ni Tatay Digong nung mga panahon na yon. At bakit susuporta pa sila sa mga Marcos nung mga panahon na yon? Kung meron silang intensyon na agawin ang kapangyarihan kay PBBM. Baka naman kayong mga alitap-tap yung may ganong intensyon. Diba? Kaya kayo affected. Bothered kayo. Mga congressman, bakit bothered kayo sa sinabi ni VP Sara? Malinis naman ang kanyang intensyon doon. Tsaka totoo naman yung sinabi niya. Kapag may nangyari sa Pangulo, talagang Vice President naman ang papalit. Sino papalit doon? Senador. Ano naman siya doon? Wala naman siyang sinabi na may banta. Kayo rin lang naman ang nag-isip niyan. Oh, si Erap nga, di ba? Bumaba sa pwesto. O ang pumalit, si Gloria. Di ba? Si GMA. Oh, ganun din. Ganun din kay PBBM. O papalit si VP Sara. Pero hindi pinapangarap ng mga Duterte yan na mawala sa pwesto si PBBM. Sila pa ngayon nagpupush na magtrabaho si PBBM at tapusin ang kanyang termino. Diba? Diba? Kayo lang ang nag-isip. Fernando Pilazo, new subscriber ako, Sir Donmar. Maraming salamat. Welcome to Donmar TV, Fernando. Diba? Affected na affected kayo sa sinabi ni VP Sara. Tapos sasabihin yung laos. Paano naging laos yan? Napati nga statement ni VP Sara, nawiwindang kayo. Either partyless Representative Rog Gutierrez, seryosong event ang SONA at kung taken out... Kaya nga, bakit? Binibiro ba ni VP Sara ang SONA? Pangalawang beses na nga siya nakapunta dyan. Hindi naman nagsabi si VP Sara na biro yung SONA na yan. Kayo lang talaga, madumi lang talaga yung isip nyo, mga senador, mga congressman. H. Liza... Basta lahat na sasabihin ni VP Sara, talagang lalagyan na ng kulay ngayon. Hindi matatapos yan. Hanggat hindi tumutungtong yung taon ng 2028, hindi matatapos yan. Donmar, magandang hapon at sa lahat na nandito sa live mo. Kayo lang talaga madumi ang isip, kayong mga congressman. Out of context, ang pahayag ng Vice President. Hindi. Kung out of context yon, no? Kung sa tingin ninyo masama ang sinabi ni VP Sara, kasi ganyan kayo, madumi ang isip ninyo. Oh. Pero, kung ikunin mo yung punto ni VP Sara, walang masama sa designated survivor. Buti nga, inappoint niya ang kanyang sarili. We can never tell what will happen. Hindi naman siguro nagbabanta kayo ng taga. Ayun, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre yung boses na yun na nagmula kay Sir Donmar TV. Ayan, mga katunay ha, binigyan na naman nila ng masamang kahulugan yun. Ano masasabi nyo tungkol dyan? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.